Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Anamiken at nagbabalik na naman tayo sa isa na namang JJK review at sa video ng to ay pagpapatuloy na natin ang konklusyon sa Sendai Colony Battle Royale. So let's review the chapter 179 up to 181 at huwag na nating patatagalin pa. Let's go! Ryōiki Tenkai. Konting recap muna, sa nakaraang episode ay nasaksihan natin ang matinding labanan ni Yuta, Uro at Ishigure na nagtapos sa nakakabitin na activation ng tatlong domain expansion. Isang three-way domain expansion at ngayon ay sabay-sabay nating aalamin ang susunod na mangyayari. Sa pagpapatuloy ay ayon dito na kapag nag-collide daw ang magkaparehong domain ay ang kanilang manong sure hit effect ay nakakansila. At kung natatandaan nyo ay ayon sa paliwanag ni Gojo Kayuji noon na sa episode 7 ng anime na kapag magkasabay ang dalawang domain ng activation ay kung sino ang may mas refined na domain ay ang siyang mananaig. However, isang factor din ang amount of curse energy na meron ang isang user sa kanyang domain. Na kung mas malaki ang amount of curse energy ng isang user sa kanyang domain ay may chance sa itong to make over sa isang domain tulad na lang ng ginawa ni Gojo sa loob ng domain ni Jogo. So dito naman eh ang epekto ay tila ba'y nagkakansila ang kanilang mga sure hit effects na nagmumukhang tug of war ang sitwasyon ngayon. At dito ay pareho ang iniisip ngayon ni Uro at Ishigure na para hindi magkaroon ng advantage si Yuta sa labanan ng domain, eh kailangan daw nilang panatiliing hindi makapasok si Rika sa loob para samahan si Yuta dito. At nakikita natin dito na kasalukuyang nasa labas si Rika during sa activation ng tatlong domain dahil ayon dito na kanina pala ay napalayo si Rika kay Yuta ng 20 metros dahil sa atake raw ni Ishigure sa kanya. Kaya hindi niya naabot buta ng pag-activate nito ng domain para makapasok sana sa loob ng domain ni Yuta. Na dahil dito ay kinagalit ito ng gusto ni Rika. Nagdag pa dito na dahil umano sa ibiniling will ni Rika Orimoto kay Rika na protektahan si Yuta ay dahil sa galit niya ngayon ay na-unlock ni Rika ang bagong level ng kanyang kapangyarihan. Matapos niyan ay maya-maya pa ilaking gulat ng tatlo nang biglang lumabas si Kururushi sa loob ng kanilang namumuong domain mga kaibigan. At ayon sa paliwanag dito, na sa labas umano ng domain kanina ay pumukaw ng pansin kay Rika ang napakaraming mga mas pinalakas na ipis ang nagsisipaglabasan dahil bago raw pala na exercise si Kururushi noon ay nagawa pa nito makapag-reproduce ng mga anak sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na parthogenesis na ipinaliwanag natin sa mga nakaraang chapters. At nang namatay siya ay ang lahat pala ng takot o ang fear ng mga tao sa ipis sa buong Japan ay lumipat sa mga anak ni Kururushi dahilan na kahit patay na ang Kururushi na tinalo ni Yuta ay still ang cursed spirit na si Kururushi ay pilit pa rin bumabalik. Matapos niyan, eh dito naman sa kasalukuyan na patuloy na labanan ng domain ay ipinaliwanag ngayon ang mga nangyayari. Ayon dito na mas mahirap daw talaga o mas complex ang tatlong sabayan na pag-activate ng domain kaysa sa dalawang duelo ng domain. At dadag pa na dahil sa hirap nito at sa panlabas at panloob ng mga conditions na dapat sinusunod para mabuo ang isang domain, eh dahil sa pag-interfere din ni Kururushi sa loob at si Rika naman ay sa labas ay napilitan ng tatlong domain na mag-collapse. Kaya nabasag talaga ang kanilang battle of domain dito mga kaibigan habang parehong nagkaharapan ngayon ang apat. Matapos ito ay mas itinoon ni Uro ang kanyang atensyon kay Kururushi na isang kalaban na mas tricky para sa kanya. Subalit na nakita ito ni Yuta ay hindi niya pinalagpas ang pagkakataon at dito'y kaagad na mabilis na inatake ni Yuta si Uro na nagpatalsik nito. At dito'y napilitan si Urong gumamit ng technique dahil mas malapit na siya ngayon kay Kururushi. Subalit ang di niya inaakala na pagkatapos palang gamitin ng user ang kanyang domain ay may side effect pala ito dahil nababurn out pala ang curse technique ng user at na mas mahirap na itong gamitin. Dahil na laking gulat ni Uro ngayon nang hindi natuloy ang kanya sanang gagawing atake. Kaya na may mabilis na inatake ni Kururushi si Uro gamit ang kanyang technique na ginamit niya kay Yuta noon at dito tinamaan ang kaliwang braso ni Uro. Na maya-maya pa'y bigla nang ang nagsisipaglabasan ang mga creatures mula sa sugat niya na dahil dito'y naputol ang braso ni Uro na dali-dali namang kinagat ni Rika. Na nang nakita ito ni Ishigure, napasabi siya sa kanyang sarili na mabilis raw
talaga mag-isip si Yuta. Dahil kahit marunong pa raw gumamit ng reverse curse technique si Uro, ay hindi naman raw basta-basta na lang magagawa nitong maibalik ang naputol nitong braso. Na dito'y sinigawan naman ni Uro si Yuta habang galit na galit na wikang, "Walang yaka Fujiwara, ang lakas ng loob mong kunin ng braso ko." Maya-maya pa'y nagsalita naman si Ishiguro na sabing, "Tama na yan Uro, sadyang hindi ka talaga imbitado sa kainang to." Maya-maya pa'y laking gulat ni Kururo si Uro nang bigla silang inatake ni Ishiguro ng napakalakas na granite blast na ikinabigla ni Yuta, at dito'y na one shot tuloy si Uro mga kaibigan. Habang wasak naman ang halos kalahating katawan ni Kururo si dito mula sa ataking yun. At sinasabing ang curse technique raw ni Ishiguro ay ang tinatawag na curse energy release, na ayon dito'y si Ishiguro lang daw ang tanging sorcerer na may magkaparehong klase ng atake kahit kumagamit siya ng kanyang curse technique o wala. So this explains mga kaibigan sa kung bakit nagagawa pa rin niyang gumawa ng ganitong klaseng atake kahit matapos niyang gamitin ang kanyang domain kanina, unlike sa effects na nangyari kay Uro. Matapos niyan ay kagad hinawakan ni Yuta ang ulo ni Kururoshi at pinasabog ito dahil na na-exercise na naman ni Yuta si Kururoshi. At makikita natin ngayon ang dalawa na lamang na natitira na mandirigma na nagsisipaghanda na sa kanika nilang mga next move. At from here on out mga kaibigan ay ang labanan ay iikot na lang kay Yuta versus Ishiguro. Kaya naman sa sumunod na panel ay may kita nag-iipon ngayon ng curse energy si Yuta para sa isang atake. Na isang atake na ginamit niya noon sa pagtalo kay Geto. At ayon dito na nakakapag-release lang daw ng ganitong klase ng napakataas na curse energy output attack si Yuta kung nasa fully manifested form naman si Rika. Pero kahit sa full power form daw ng ataking to, ay hinding-hindi pa rin daw ito makakapantay sa lakas ng curse energy release ni Ishiguro. Kaya ang intention sana ngayon ni Yuta ay i-release ang atake bago pa makarelease ng full power attack ngayon si Ishiguro. Pero nang nakita ni Yuta ang mga mata ni Ishiguro mga kaibigan, may mga mata na daladala ang 400 taong punong-puno ng pagkasabik at pagkagutom, ay napagalaw niya ang puso ni Yuta rito. Dahilan na naisipan ngayon ni Yuta na baka hindi na mararanasan pa ni Ishiguro ang ganitong klase ng pagkikipaglaban na kanyang inaasam-asam noon pa man. Dahilan na hinayaan lang ni Yuta na makapag-charge ngayon ng curse energy si Ishiguro. At maya-maya pa'y nag-clash na nga ang dalawang napakalakas na curse energy blast, na dito'y makikita nating medyo nag-struggle pa nga sa pag-counter si Yuta at sumabog sa harapan ni Yuta ang kanilang mga atake na nag-clash. Kaya na nakita ito ni Ishiguro ay ikinasiya niya ito na wikang, "May naisipan ako, ulitin na naman natin." Maya-maya pa'y nag-ipon na naman ng curse energy si Rika at nabilis niya itong inilis kumpara kanina, at sumabay din si Yuta na ngayon patungo kay Ishiguro. At nang makita ito ni Ishiguro ay nabigla siya dahil hindi niya alam na nakagagawa pala si Rika ng ganitong klaseng atake kahit wala si Yuta. Subalit ang ataking yun ay hindi pala gaano kalakas mga kaibigan, kaya pasimple lamang itong sinangga ni Ishiguro gamit ang kanyang kamay, habang papalapit naman ngayon sa kanyang gilid si Yuta. At dito ay makikita naghahanda na naman si Ishiguro ng isang pangmalapitan na napakalakas na granite blast. At sa kanyang isipan ngayon ay sa tingin raw niya ay hindi pa naka-fully recover ang curse technique daw ni Yuta dahil sa epekto raw ng pag-activate nito ng kanyang domain, pati na sa kanilang pagpapalitan ngayon ng mga atake. Kaya sinabihan niya ito habang nag-charge ng atake ngayon na wikang, "Tatapusin ko na to." Maya-maya pa ay inirelease na nga ni Ishiguro nang malapitan ang isang napakalakas na granite blast, pero may biglang ginawa si Yuta at nagawa niyang mapadaloy ang atake ni Ishiguro papunta sa itaas mga kaibigan, dahilan na hindi ito tumama sa kanya. At laking gulat ni Ishiguro na nagawa pala yon ni Yuta sa pamamagitan ng paggamit ng curse technique ni Uro, na ngayon nagpabigla ng gusto kay Ishiguro. At sa kanyang isipan ay ang inaakala raw niya noon na isang curse speech user lamang si Yuta, subalit ngayon ay napagtanto niya na ang curse technique pala neto ay ang copy. Pero naisipan niyang hindi talaga ito gagana kung wala ang isang kondisyon. Kaya nag-iisip siya sa kung saan, kailan at paano ba ginawa ni Yuta ang pagkukopya ng abilidad ni Uro. Maya-maya pinaisipan niyang baka nangyari raw yun noong kinagat ni Rika ang braso ni Uro nung naputol ito. Kaya habang parang tulala pa rin si Ishiguro at hindi makapaniwala sa ginawa ngayon ni Yuta, ay dito'y dali-dali siyang inatake ng ating bida gamit ang isa na namang technique ni Uro na ang Thin Ice Missile. At kaagad naman itong sinundan ng isang napakalakas na suntok ni Rika. Subalit matapos masuntok ni Rika si Ishiguro ay nagtapos naman ang 5 minutes na connection nito kay Yuta, kaya bumalik ito sa kanyang parang base form.
na dahil dito ay kaagad bumawi si Shigure ng isang napakalakas na suntok na tuluyan nang nagpawala kay Rika. Subalit ginawa naman itong oportunidad ni Yuta at inatake niya ng magkasunod na sipa si Ishigure habang dinepensahan naman ni Ishigure ang kanyang sarili. Subalit nagawa pa rin siya dito magulti ni Yuta sa pamamagitan ng napakaraming sunod-sunod ng mga physical attacks. Subalit ang nasa tanging isipan ngayon ni Ishigure ay tila ba'y ang nararanasan daw niya ay parang panghimagas. Dahil ang inaakala niya ay tapos na si Yuta sa kanya ngunit hindi pa pala. Matapos niyan ay biglang inawakan ni Yuta si Ishigure upang pigilan itong makakilos. Nawikang tapos na. Maya-maya pa'y biglang may isang bagay na paparating mula sa itaas ang ayoy patungo sa kanila na direktang tumama kay Ishigure na dahil dito'y nakatayo na lamang si Ishigure ngayon, bakas ang napakalaking damage na naidulot ng ataking yun na direktang tumama sa kanya. Na dito'y nagpasalamat siya kay Yuta dahil sa ngayon ay masabi na raw niyang busog na siya. So ang ginawa pala ni Yuta ay magmula nung i-deflect niya ang atake ni Ishigure gamit ang curse technique ni Uro ay sinadya niya pala ito para i-redirect ang atake pabalik kay Ishigure dahilan ng pagkatalo nito. So napaka-advanced talaga mag-isip at napakahusay ang ginawa ni Yuta dito para talunin si Ishigure. Sa sumunod na panel, ay nagsalita naman si Ishigure kay Yuta na naabot na raw ni Yuta ang kanyang limits at na nakita na raw niya ang pangyayaring ito noon na ang mga lumalagpas daw sa mga normal na limits na mapasorcerer, cursed spirits o mga malalakas na mga mandirigma ay nagmimistula na raw umanong parang kalamidad na kung saan ay binabaliwala na lang nito at tinatapos ng walang pag-aalinlangan ang ni sino mang madadaanan nito o makakaharap. At habang nagsasalita si Ishigure tungkol dito ay may kita natin ang sinaunang mukha noon ni Sukuna. So ang mga tulad pala ni Sukuna mga kaibigan na sumobra na raw sa limits o nalagpasan na ang mga hindi maabot-abot ay ang mga individual na to ay nagsisilbi na raw umanong parang mga kalamidad dahil sa sobrang lakas o parang unstoppable na talaga. Dagdag pa ni Ishigure na masyadong malambot lang daw si Yuta. Sagot naman ni Yuta na nasabi rin daw yan ni Uro sa kanya. Nasabi rin daw ni Uro sa kanya na wala rong benepisyong makukuha ang isang individual kung bubuhayin lang daw nito ang kanyang kalaban. Nang nasabi ito ni Yuta ay napatanong naman si Ishigure na wikang, "So buhay pa pala si Uro?" At napaisip siya dito na baka humina raw ang kanyang atake kanina matapos ang activation ng kanyang domain kaya hindi niya natapos ang buhay ni Uro. Tanong naman ni Yuta na baka may ALQ raw si Ishigure at Uro. Sagot naman ni Ishigure na sabing parang ganun na nga raw. Dagdag pa ni Yuta na wala rong silbi ang kahit anong sasabihin niya kay Uro dahil hindi naman raw ito nakikinig kasi di raw tulad niya na nabiyayaan. At habang nag-uusap sila, ay biglang tumayo si Yuta at sinabihan niya si Ishigure na wikang pakiusap, ibigay mo sa akin ang iyong puntos. Na dahil dyan, ay biglang lumabas si Kogane at ipinaliwanag ang rule number 10 na naghihintulot sa mga players na mag-transfer ng points. Kaya na may napangiti naman si Ishigure na wikang, alam ko na. Kaya pala hindi mo kami tuluyang tinapos dahil kailangan mo pala ang puntos namin. Dagdag pa niya, napatanong kay Yuta na siguro raw, kung hindi raw dahil sa puntos, tinapos na raw talaga ni Yuta ang kanilang buhay. Sagot naman ni Yuta na sabing siguro, pero magpasalamat ka na lang sa mga kaibigan ko dahil dyan. Wika ni Yuta habang nakangiti na dahil dito'y sa ngayon, meron na raw total of 200 points si Yuta mula sa puntos na ibinigay sa kanya ni Uro at Ishigure at sa kanyang puntos na nakuha sa pagpatay kay Drove at Kururushi. Samantalang sa sumunod naman na panel ay may kita si Miwang mag-isang naglalakad na may seryosong mukha. Matapos niyan, ang sumunod na eksena ay tinuon naman sa isang bagong karakter na isang French na pinanganak raw at lumaki sa Japan. At ang taong to ay nasa isang kumpanya ngayon na nagpa-publish ng Jump Magazine na walang iba kundi ang Shueisha. At dito nag-apply siya para maging isang official na mangaka o isang author ng manga. Subalit nang tinanong siya ng lalaking kanyang kausap kung may experience na ba siya sa pagpa-publish ng manga o di kaya minsan na bang na-serialize umano ang kanyang mga gawa, sumagot lamang ito na wala raw. Pero kapansin-pansin namang mataas naman ang kanyang confidence sa kanyang ginawang manga ngayon na ngayon binabasa pa ng lalaki. Subalit despite sa lahat ng kanyang confidence na yan, habang nagbabasa ang lalaki sa kanyang gawang manga, napasabi ito na ang mga storyang nakabase raw sa mga classic o legends ay isang common na raw ng mga klase ng story sa isang manga.
manga. Pero hindi naman raw ito ibig sabihin na masama. Pero parang pang matanda o pang adult raw ang content nitong kanyang gawa. Na medyo ikinagulat tuloy nitong lalaki nang marinig niya ang komentong to. At habang binabasa pa nito ang manga, ay mas lalo siyang naguluhan dahil hindi niya gusto ang concept at ang storya nito dahil medyo illogical raw. Isa pa, naguguluhan rin daw siya kung ano ba raw talaga ang genre nito, horror ba raw o comedy. At hindi pa yan, i-criticize niya rin ang paraan ng pagguhit nitong lalaki. Tulad na lang daw ng guhit niya dito, nakapansin-pansin ang pagkakaguhit ng hintuturo nitong karakter dahil hindi naman raw ganito ang itsura ng hintuturo ng isang tao na parabang nakaliko. At habang nag-criticize itong lalaki sa kanyang pagkakaguhit nitong karakter, ay bigla namang hinawakan ng may-ari ng manga ang hintuturo nito at binali niya ito pakaliwa na ikinagulat ng gusto ng lalaki at nagmistula na ngang magkapareho na ang hintuturo ng lalaki at ang hintuturo na nakaguhit dito sa manga. Nagsalita naman ng may-ari ng manga na wikang, "Yan, di ba parehas na kayo ng hintuturo na nandiyan dyan sa manga?" Dagdag pa niya na wikang, "Kung mas tinutunan mo pala ng pansin ang realism, eh manood ka na lang ng mga live action at mga litrato." Pagalit ng wika na ngayon ang kaling game player pala na si Charles Bernard. May punto din naman si Charles dito, mga kaibigan. So anyways, sinigawan niya rin ito na sabing anong klaseng publishing house bro ito, sabay nag-walk out. At sisipan ni Charles ay tinanong niya sa kanyang sarili kung ano bro talaga ang ibig sabihin ng manga o ang pagiging manga ka. At habang pilit niyang gustong alamin ang sagot ukol dito, ay sa sumunod na panel ay may kitang nagkausap ngayon si Charles at si Hakari. At habang nag-uusap sila sa isang Ferris wheel at habang binabahagi din ni Charles ang kanyang mga hinanakit kay Hakari, ay dito ay nakiusap siya kay Hakari na wikang, "Bigyan mo ako ng isang rason para lumaban." Sagot naman ni Hakari na ang mga tanging rason daw ng mga individual sa paglahok nila sa kaling game ay puro daw mga negatibo. Pero sa labanan naman daw ng manga ay kailangan bigyan ng isang author ang kanyang mga readers ng isang positibong rason para lumaban. Tugon naman ni Charles kang Hakari na sabing maaari barong tulungan siya ngayon ni Hakari na kamumuhian niya siya na yung tipong aabot do sa punto na gugustuhin raw ni Charles ngayon na patayin itong si Hakari. Sagot naman ni Hakari sa pakiusap niya ni Charles na wikang, "Isa kang manga ka diba?" Sagot naman ni Charles sa French na lingwahe na wikang, "Oo." Kaya na may dagdag pang sagot ni Hakari na sabing, "Kung ganun ay hinding-hindi ko babasahin ang mga gawa mo kahit mong makaawa ka pa. Dahil baka mahawa pa ako sa malungkot mong aura kaya pigilan mo na yung paiyak iyak mo nakakadiring otak ko." Wika ni Hakari. At dahil sa insultong yun ni Hakari, mga kaibigan, para pagalitin si Charles, eh napasabi tuloy si Charles sa mga kaibigan ngayon na paiyak sa galit na wikang, "Bakit kailangan mo pang sabihin ang mga masakit na mga salitang yan?" At mula dito, mga kaibigan, ay magsisimula na naman ang isang labanan sa isang panibagong colony na ang Tokyo No. 2 Colony. At sa susunod na chapter ay masasaksihan na natin ang buong labanan ni Charles versus Hakari at ma-witness na din natin ang kaon naunahang pag-activate ni Hakari ng kanyang domain expansion na ang Restless Gambler. At syempre, ay papaliwanag din natin yan. Kaya kung nagustuhan niyo ang video, ipindutin niyo na yung subscribe button at ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat. Before anything else, kung trip niyo ng mga anime games o kahit anong mobile games tulad ng NBA 2K, pwede niyong bisitahin ang channel ni Kuya Pinoy Hacks Official. Check na matutuwa kayo. Ipipin ko na lang rin yung link ng channel niya dyan sa comment section natin. Ayan. Shoutout sessions muna tayo. And from Iloilo City naman, Ed Sawada Almahar, shoutout sa'yo. Marvin Tihada 777, shoutout din sa'yo. Few sa mga hindi na-mention, just keep on commenting lang guys para mapili kayo. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. Anime Ken. See you on my next videos. Arigato gozaimasu. Jane.